umuwi, tinunang ko yung kalandian mo. Akala mo siguro hindi ko malalaman na nakikipaglandian ka kay Gabriel. Si Clara po, siya po lusin. Clara, sabi ang kaibigan mo, balanti rin. Magluto ka lang ha, nagugutom na ako. Magluto ka lang ngayon din. Kung hindi sana dahil sa'yo, sana may mama pa ako nagluluto at mag-aasikaso sa akin. Sana hindi ka lang pinanganak para hindi rin siya namatay. Bakit ate? Ginawa ko na lahat para matanggap mo ako. Kulang pa ba ang lahat ng iyon? Hindi kita matatanggap. Kahit ikaw pa ang pinakamagandang hayop sa baratang lupa. Isa pa yung electric fan na yan. Matagal ko nang pinatatapon yan ah. Yan na lang ang iiwang alaala ni Papa ate. Masisiguro mo ba itapon ang kaisa-isang alaala niya hanggang ng ganun na lang? Hindi mo talaga naiintindihan. Kasi alam mo, sa tuwing nakikita ko yung electric fan na yan, lalo ko lang naaalala kung bakit kita kinamumuhian. Kung hindi mo lang sana palaging kinukonsente si Papa na bumili ng electric fan, sana buhay pa siya ngayon! Alam mo, tanggap ko naman yung nangyari kay Mama dahil alam kong wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Pero yung kay Papa, iba na yon. Tama na, Donna. Ikaw hindi makaintindi. Alam mo bang binili yan ang Papa mo para talaga sa'yo? Regalo niya yan sa'yo dahil nakikita niyang nahihirapan ka matulog sa gabi sa malimuot niyong bahay. Nalulungkot siya kapag wala ka na isuot na uniform eh, dahil hindi natutuyo. Ayaw na ding makita kang nang pinagpapawisan habang nag-aaral. Kasi nung alingin si Esther, pinagtatanggol mo si Isabel. Hindi yan totoo! Alam mo bang ginawa niya yun dahil pakinandam niya, nagsiselos ka sa kapatid mo? Sama na yan, Esther! Na pakinandam mo, hindi din niya mahal, na pinapaliwala ka niya? Hindi! Hindi! Ayoko na umuwala dito. Kung ano-ano, palagi lang ganito ang pagkato ni Ate Tora sa amin. Nagawa na gano'n ang mabuhay. Siguro, mas masaya siya kung wala lang ako sa buhay niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Isabel. Sa nangyari ngayon, natitiyak kong mag-iiba ang ikot ng buhay niyong dalawang magkakapatid. Bigyan lang natin ng kunting panahon ng Ate Donna mo. Maayos din ang lahat. Magkakasunod rin kayong dalawa, balang araw. Sana nga po, Tia Esther. Inaasahan ko yung mangyari pagdating ng panahon.